Magandang umaga mga kaibigan. Ako po si Jimbel Batuampo, Public Information Officer ng Santa Clara County. Ang mga kumpirmadong kaso ng mga variant ng COVID-19 ay patuloy na dumadami sa Santa Clara County. Ang mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan sa Santa Clara County ay patuloy na nakakita ng pagtaas sa bilang ng mga kumpirmadong kaso ng mga variant ng COVID-19. Naghuhudyat na ang pag-unlad ng rehiyon sa pandemya ay nananatiling hindi tiyak. Sa gayon, ang mga residente ng county ay hinihikayat na umiwas sa pagbiyahe, mag-quarantina kung bumibiyahe, at palaging gumamit ng mga panakip sa mukha. Habang maliit na bilang lamang ang mga positibong specimen ng COVID-19 ang sumasailalim sa genomic sequencing, ang bilang ng mga kaso na naugnay sa mga mas lalong kumakalat na variant ay sapat na dumadami para humudyat ng nakakabahalang trend. Ang pagdami ng variant ay nangyari habang ang Santa Clara County ay patuloy na nahaharap sa hindi sapat na supply ng bakuna. Ang bilang ng mga inilaan na doses ay nananatiling sa parehong bilang sa mga nakalipas na ilang linggo, na ang inilaan sa linggong ito ay pumapayag ng mahigit kumulang sa 35,000 na mga appointment para sa unang doses. Sa paglawak ng kwalifikasyon ngayon para sa may edad 50 at pataas, at sa April 15 sa mga nasa edad 16 at pataas, mas maraming doses ang kailangan para mabakunahan ang mga naghihintay sa pila, lalo na ang mga membro ng komunidad na lubos na naapektuhan ng pandemya. Samantala, ang lahat ay dapat magpatuloy ng mga pamamaraan sa pagpigil na dati nang napatunayan na lubos na epektibo sa laban sa COVID-19. Ang lahat ng pagbibiyahe ay maraming hindi hinihikayat, at kung may bumibiyahe, sila ay hinihikayat na mag-quarantina sa kanilang pagbalik. Ang mga membro ng komunidad ay dapat na magpatuloy sa pagsusuot ng maskara, magpanatili ng physical na distansya, magpanatili ng mga aktibidad sa labas kaysa sa loob, at magpabakuna kapag pagkakataon na nila. Ang mga opisyal sa kalusugan ng county ay nagpapaalala sa publiko na kahit na ang karamihan sa mga aktibidad ay pinapayagan sa ngayon, marami sa kanila ay may mataas na panganib at hindi inirekomenda, at nananatiling mahalaga para sa komunidad na bawasan ang pagkakalantad. Ang impormasyon tungkol sa kwalifikasyon at pamamahagi ng bakuna ay makikita sa sccfreevax.org. Maraming salamat.